Hello, I'm back. I'm back here. So may mga tanong po kayo dito po sa YouTube page po natin, sa Facebook page. I'm drinking tea in the afternoon. So pag may mga tanong po kayo, just message nyo po dito po ako sa Facebook page and sa YouTube page po natin for free legal advice. Okay? So pasensya kanina, hindi ko nabasa lahat yung mga... Ay, umabot pala kanina. Ang views natin kanina just for ilang minuto lang po, approximately almost 1,500 views po tayo kanina, and that was 5 minutes ago. So now live na din po tayo ngayon. So attorney, wala nang echo. Okay, thank you. Wala na pong attorney, wala nang echo. Okay, thank you. So pasensya na po kanina, I'm not really good sa what I said. Hindi po tayo masyadong magaling itong sa technicalities about sa internet. Lalo na ngayon na nasa COVID tayo, wala tayong technical people na mag-assist po sa atin. Okay, may bigyan mo ako ng tea. Okay, let's proceed with our talk. Let's talk this afternoon talk for freely good advice, okay? What about judgment of the annulment? Is bias. Kung bias po, so paano naging bias yung judgment? So, klaruhin po natin yan. So, pag mga tanong po kayo kung bias yung decision po ng korte, kung if you think na hindi kayo sang-ayon sa decision po ng court, very simple lang yan. Kung ayaw mo sa decision ng court, mag-file ka ng motion for reconsideration. Okay? So, mag-file ka ng motion for reconsideration, then kung talo ka pa rin or hindi ka pinagbigyan ng court sa motion for reconsideration mo, then mag-file ka ng appeal. For example, yung decision is from the Regional Trial Court, pupunta ka sa Court of Appeals, mag-file ka ng apela doon para ma-review yung decision na sa tingin mo is bias. Okay? May appeal pa naman hanggang Supreme Court po. So, walang problema. The final arbiter of the land is the Philippine Supreme Court. So, doon po kayo mag-decide kung sa tingin nyo po na hindi ka sang-ayon po sa decision po ng court na yan kung sa tingin mo bias po. Okay, so may mga tanong po. Okay, daming-daming questions po dito. Unahin muna natin itong biological father. Okay, nasagot ko na po yung about sa biological father. When I say biological father, yung father na through sexual intercourse lang. Dalawa kasing klaseng tatay. May tatay na hindi nagpakatatay, yun ang tinatawag na biological father. Tatay pa rin, but hindi siya nagpakatatay. Ibig sabihin, hindi niya ginampanan yung obligasyon niya bilang isang tatay. So, tatay pa rin siya, biological father, but hindi siya parang hindi niya ginampanan yung pagiging tatay niya. So, yun ang ibig sabihin ng biological father. Tatay pa rin, but irresponsible yung tatay, baka through sexual intercourse lang, pagkatapos noon, pagtapos ng pagtatalik, tapos na yung obligasyon niya bilang isang tatay. Sabi nga iba, sperm donation lang daw, donor, sperm donor lang daw ang tawag doon, hindi yan biological father. But sa batas, ang still ay biological father. Pag alam mo na siya yung tatay, pag alam mo na siya yung tatay, so biological father. Magkano po ba ang pwedeng hingin na percent sa sustento? Okay. Sustento percentage. Wala pong formula. Okay. There is no such thing. Wala pong formula po pag sustento ang pinag-uusapan. Okay. Hindi naman yan kung nagpakasal kayo. For example, may anak kayo. Wala sa batas na sabi. O sige, 50% ng sweldo ni lalaki papunta sa nanay, papunta sa pamilya. Or 30% ng sweldo. Walang ganun po sa batas. Ang sabi lang ng batas, support. Ang support na pinag-uusapan dito, joint ang support. Ibig sabihin ng joint support, hindi yan obligasyon lang ni tatay, obligasyon din yan ni nanay. So, percentage ang pinag-uusapan, hindi, kasi hindi naman ito financial support lang. Sabi ng Family Code, okay, ng Pilipinas, and based yan sa Civil Code of the Philippines, ang support na pinag-uusapan, hindi lang financial. Kasi pwede kasi ang support, kasama doon yung pagmamahal. Kasama doon yung pag-aalaga. Kasama doon yung pagbibigay ng edukasyon. Kasama doon yung pagbibigay ng guidance, spiritual guidance. That's part of support.
So, ibig sabihin, hindi yan, walang formula ang binigay ang batas ng batas. Kung magkano ba talaga dapat, kasi very broad po ang support na pinag-uusapan. And hindi lang yan obligasyon ni tatay, hindi lang, but obligasyon din yan ni nanay. Okay, very clear. Wala na pong echo, but my question here is, yung boses po natin, clear po ba? Malakas po yung boses natin? Or may reklamo pa kayo? Huwag na kayo magreklamo, okay? In the very first place, hindi ko din alam yung paano ito i-adjust yung microphone na ito, paano to i-adjust yung echo. Basta importante, narinig nyo, malinaw, then yung video po natin, nakita niyo yung pagmumukha ko, o maganda bagong haircut, okay? For, I think, 3 months, hindi po ako nag-haircut, ngayon lang. So, sana na-appreciate yung gupit ko, okay? Kung sino yung barber kanina nag-gupit sa akin, thank you. Okay, na hindi ko nakuha yung pangalan mo. Okay, let's go. Proceed tayo. Watching from Israel, okay? God bless from Israel, si Balilio, okay? Attorney, I am from Angeles City po. May ask po ko about sa judicial form ng title. Okay. So ano yung tanong niyo po about sa title? Title ng ano? Title ng properties or whatever. So please clarify your question po. Sana po masagot niyo po. Dito po kayo mag-message po sa private message po natin. Sasagutin ko po 'yan. I-schedule po natin kasi nakita ko kanina mga 3,000 na po ang nag-message sa atin. I hopefully masagot ko po lahat 'yon. May 3,000 na po nagme-message. So kung gusto niyo po ako may free legal advice, just call me po and just call yung number na binigay po natin kanina. Tapos magpa-schedule po kayo one-on-one free legal advice via Zoom. Online po tayo, wala pong bayad 'yan. I-schedule lang po natin, okay? Hindi po tayo nangongolekta ng bayad about sa initial meetings po natin. So, lalo na ngayon, GCQ is part of my public service. Nagbibigay po tayo ng free legal advice, okay, sa ating mga kababayan. But at least, that's my one of my advocacy na at least walang naape o naabuso kasi hindi alam ang batas. So, at least, manood lang po kayo dito po sa Facebook page po natin, sa YouTube page po natin for free legal advice. Hindi po kayo mapahamak kasi alam nyo na po yung batas, okay? So, tawag lang po kayo and magpa-schedule po ng online Zoom meeting for free legal advice, okay? Attorney, may iba pong code natin sa Pilipinas. Bukod po sa civil code, labor code, yes. Revised penal code, okay? Ibig sabihin ng code, naging codal yan. So, from hindi lang yun per special law kasi for example, may isang batas about lang sa ganyan, special law yan. About lang sa sexual harassment, special law yan. But yung naging codal ibig sabihin, mahaba-haba yung batas na yan. May iba dyan umabot ng 300 provisions, may iba dyan umabot ng 2,000, 3,000 provision, yun ang tinatawag na codal provisions. So may revised penal code, may civil code of the Philippines, may labor code of the Philippines, may commercial code of the Philippines. So, ang dami pong batas, okay? So, but hindi ko naman memorize po lahat ng batas, but alam ko ang batas, but I admit, hindi ko naman memorize lahat yan. But pinabasa ko, and practice for free legal advice, nagbibigay po tayo ng advice sa mga tao, binabasa po natin lahat yan, inaaral po natin yan, nung nag-aaral po tayo, and hindi lang binabasa, iniintindi po natin. Kasi kung basahin mo lang yung batas, haba-haba ng batas, hindi mo talaga maintindihan yan. So, kailangan, if you read the law, kailangan may intindihin mo din. Okay? So, yan, mahirap yan. May iba dyan, marunong na magbasa, basahin mo yung batas, basahin mo yung civil code, basahin mo yung revised penal code, but hindi mo talaga maintindihan yan. Why? Hindi mo maintindihan. Yung batas ng Pilipinas, hindi naman yan naka-arrange. Ibig sabihin, hindi naka-arrange, yung provision, for example, may isang provision, Article 16. Article 16 ng Civil Code. Tapos, naka-relate yan under Article 500, under Article 2000, under Article 800. So, hindi siya nakasunod-sunod. Parang sa Bisaya pa, saksak sinagol, parang sapsuy. So, kung basahin mo lang yung Civil Code of the Philippines, hindi mo talaga maintindihan yan kasi hindi yan naka-arrange.
And sometimes yung isang provision naka-relate yan sa ibang provision, and yung provision na yan malayo. Yung isa, yung provision na yan, when I say provision na yan, ma naka-interrelate siya but hindi siya nakasunod-sunod. That's why minsan hindi mo talaga maintindihan. So mas maganda humingi ka ng advice sa isang abogado.